So ito ang kakampi dati ni LeBron James sa Miami Heat na si Mario Chalmers ay nagpaparamdam sa Los Angeles Lakers tung nakaraang araw. Nag-tweet nga siya sa kanyang Twitter account. Sabi niya, "Let me get a shot at this, just a workout, or let me come play pickup." So parang sinasabi niya dito sa Lakers, nabigyan nga daw siya ng pagkakataon, kahit isang workout lang daw at isang pickup game. Dahil nga daw, naghahanap nga ang Lakers ng difference-making playmaker ngayong off-season na ito. At hindi lang naman ngayong taon itong nagparamdam si Mario Chalmers sa Lakers at kay LeBron. Nung last year nga rin, nung na-injure itong si Rajon Rondo bago mag-umpisa ang playoffs, nag-comment nga siya sa isang Instagram post, sinabi niya, "Sounds like Lakers need another point guard. Been patiently waiting and working." So yan nga ay last year pa at ito ulit muli itong si Mario Chalmers. Nag-tweet naman sa kanyang Twitter at nagpaparamdam muli dito sa Los Angeles Lakers. So hindi nyo nga alam itong si Mario Chalmers sa Miami Heat, kakampi siya ni LeBron James noon nung kanilang championship run. Isa nga rin siya sa medyo malaking natulong sa team na yon dahil kapag kinakailangan ng mga shoot sa ng tres, nakakashoot naman siya ng tres. At nakashoot nga rin siya noon ng mga big shots para nga sa team ng Miami Heat. Pero nga lang, hindi natin alam kung ganun pa rin siya maglaro dahil almost 6 to 7 years ago na ngayon. Pero kung hanap naman ng kapalit ang Los Angeles Lakers ng point guard, eto si Mario Chalmers ay syempre murang-mura ang bayad dito. Hindi kagaya ng mga point guard na kung saan interesado ang Lakers na sila Derrick Rose, sila Dinwiddie. Halos 15 plus million ang mga hihingi ng mga point guard ngayon. Pero itong si Mario Chalmers, halos 3 taon na ngang wala sa NBA at syempre, mura na rin ang bayad sa kanya. So tingnan nga natin kung bibigyan ba ng pagkakataon ng Lakers itong veteran point guard na may championship experience na si Mario Chalmers. At para naman sa ating balita guys, ito namang si Kyle Kuzma ay mukha ngang magbababay na talaga dito sa Los Angeles Lakers dahil lumabas nga sa isang report na ang Lakers ay patuloy pa nga rin may interes na alisin na itong si Kyle Kuzma ngayong offseason na ito. Ayon nga daw sa recent report, ang Lakers nga daw itong Los Angeles ay patuloy daw na ginugodge yung rival team's interest kay Kyle Kuzma. Ibig sabihin ng godge ay para bang tinitingnan nila kung gano'ng kataas yung value ni Kuzma. Nagtatanong sila sa mga NBA teams kung anong kaya nilang ibigay para nga dito kay Kyle Kuzma. So mukhang palapit na nga ng palapit ang pagtatapos na ito ni Kuzma at ang kanyang journey dito sa Los Angeles Lakers. At mukhang magkakaroon na siya ng bagong team next season. Pero I think this is the best para sa career ni Kyle Kuzma dahil din napipigilan siya ni LeBron at ni AD na ilabas yung kanyang tunay na laro kagaya ng first and second season niya dito sa Lakers. Dahil din syempre bakit siya magiging first option kung nandun naman si Anthony Davis at si LeBron James, diba? Kaya I think kung gusto ni Kyle Kuzma na malabas na yung tunay niyang laro, sa ibang team niya yun magagawa at hindi dito sa Lakers. At sa last news naman natin, tungkol nga ito kay Colin Sexton dahil according daw sa recent report, itong Miami Heat ay isang potential landing spot nga daw dito para sa point guard ng Cleveland Cavaliers. At ang paraan nga lang para makuha ng Miami Heat itong si Colin Sexton is via trade. Kailangan nila sigurong ibagay itong si Tyler Herro or Duncan Robinson o yung kanilang mga young player na magagaling para nga pumayag itong Cleveland Cavaliers. So yun nga lamang guys para sa ating update ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!